The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. In the course of his teaching, Jesus said to the crowds, "Beware of the scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the houses of widows as a pretext, recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation." He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in two small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury, for they have all contributed from the surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. I will never get tired of telling and retelling this story. Hindi po ako mapapagod na ikwento itong karanasan that happened 15 years ago or almost 15 years ago in this very same church when I was first assigned here, and it was a mass. At maraming tao, punong-puno, obviously wala pang pandemya, and it happened right there in that particular place, in that particular corner. Time na ng koleksyon, I was preparing the bread and then the wine during the offertory, at umiikot na yung mga kolektora para sa koleksyon. Hindi ko alam kung bakit biglang gumalaw yung aking ulo papunta dun sa site na yon, and habang nag-aantay yung kolektora na ilagay yung ibibigay nung isang matandang ali, and my eyes was fixed. In fact, I stopped preparing the bread and wine because bigla na lang nakita ko yung ali, yung nanay, yung lola, na dumakot dito. Sabi ko, ano kaya kukunin ni lola dun? And then yung kinuha niya ay may panyo. And then meticulously binuksan niya yung panyo na yon, and then kinuha niya yung well-folded money, orange o pula. Magka orange o pula, magkano yon? It's either 20 o 50. At walang kabog-abog, ibilinagay lahat doon sa collection box o basket. That particular experience, incident, was never erased from my memory. In fact, every time that I would read the Gospel and the first reading na binasa natin, almost automatically, sinasabi ko sa aking sarili, meron na akong sermon. And I would begin the homily with my own experience. That was something that is very instructive to me, sapagkat the moment after the Mass, it reminds me kung saan nanggagaling yung aming pinamamalengke, kung saan nanggagaling yung tulong o resources na nakapagpapatuloy ng aming mga gawain dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kung saan nanggagaling yung mga pinagpapagawa, yung mga ibinibili ng mga gamit namin dito. At nanggaling yan sa generosity ninyo. Something that hopefully, and I continue to pray, that I would not forget.
sapagkat it also instructs me and tells me and reminds me how to take care of your donations, of your contributions to the coffers of the church. Hindi ko ho talaga makakalimutan at hindi ko nakakalimutan yung event po na yun. In the gospel that we read today, we also heard the same exemplars. Yung unang pagbasa, yung widow na bigla na lang inutusan ni Elijah na magluto ka. At nung tiningnan niya yung nakalagay sa kanyang imbakan ng kanyang trigo, sapat na lang para sa kanya, o hindi man sa kanya, para sa kanyang anak. And yet, she obeyed. The last, she had the courage to cook it and then to share it with Elijah. In the second, in the gospel, we again encountered a widow who gave everything, not from the surplus, but from her want. Sabi nga ng Ebanghelyo, her entire livelihood. Gusto nyo makakita ng ehemplo ng generosity? Yun yun. Ako, nakakita ako ng very concrete example of generosity na I could not forget anymore. It is something na nakatatak na sa utak ko every time that I would hear this gospel and I would talk about generosity. My dear friends, maraming mga challenges tayong hinarap at patuloy na hinaharap sa panahon ng pandemya. And how to be generous is a discussion point and a difficult challenge to all of us. Aminin, pinag-isipan kung sino uunahin, kung ano uunahin, kung magkano yung tutulong, kung sino tutulungan. And I'm not making you guilty about it. Because human as we are, umapasok talaga sa kaisipan natin yun. Family or other people? Of course, almost automatically family. But we are asked to be more. Kaya nga itong pandemya na ito, yung totoong challenge ng kung paano maging generous. Ano bang ibibigay ko? Hanggang saan ba? Hanggang kailan ba? Masakit na sa bulsa eh. No? Lord, tanggalin mo na nga ito eh. No? Tumatama na doon sa pinaka-resources namin. And yet, this is also what it means to give until it hurts. Diba? Etong pandemya na ito, sinubukan talaga tayo ng ating generosity, kung ano yung kakayaan nating magbigay. Until it hurts. Sapagkat ito yung pagkakataon na yung proverbial, isusubo mo na lang, ay hinihingi pa sa'yo na itulong mo. Ito yung proverbial na do we have the courage to give the last? And do you have the faith? Ito yung maganda. Do you have the faith in God that because of our generosity, He will not leave us in need? Ayun yung challenge na pinagdaanan at patuloy nating pinagdadaanan. Kaya nga po, nung binabasa ko yung ebanghelyong ito, hindi maiiwasan that as I read it, ay mayroong mga tanong na bumabalik sa akin. Like for example, yung unang tanong, paano ko ba tinitingnan itong mga bagay-bagay na meron ako? Ito ba ay simply out of my own hard work from morning till afternoon, nagtuturo ako, nagwo-work ako, nagbibigay ng training, and then kapag ka dumating yung stipend, yung sweldo, ito ba ay simply out of my hard work or ito ay parte ng generosity ng ating Panginoon? It makes us think, diba? The gospel and then the first reading makes us think about the ultimate source of what we have.
what we enjoy, the family that we have, the work that gives us the ability to earn, our health. San ba to? Dahil sa pag-iingat ko sa mga pagkain, or ultimately because it comes from God. Makes us think, ano? Pangalawang tanong, nung nabasa ko yung mga readings ngayon ay, how do I take care of the things or of the people that was in, that were entrusted to me? The things entrusted to me. Sapagkat our thinking, or at least my thinking, is that we are just stewards. Katiwala, tagapag-alaga ng mga bagay-bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Ang kalikasan, ang pamilya, ang trabaho, ang kalusugan, ang lahat. We're just stewards. And how am I taking care of what was entrusted to me? Ang ganda po, no? Sapagkat we can never really question the generosity of people when it comes here to the minor basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Nakakatuwa po sapagkat yung mga deboto ay kapag ka nagbibigay, ganito po yung kanilang script. Pasensya na ho, Father. Pasensya na po, Apo Bakit. Pasensya na po, Our Lady of Manaoag. Sapagkat ito lang muna yung kaya naming maibahagi. Sapagkat yung tao remains to be generous. No question about it. But because of the pandemic, yung mga taong nagbibigay halimbawa ng 100 ay makapagbibigay muna ng 50. Apologetic pa yan. Meron pa yung note. May asterisk pa yan. May note pa. Pagka nakaluwag-luwag ko uli. So it's not a question of generosity. People remains to be generous. It's just that sa mga panahon na ito, eh talagang challenge. At nagpapasalamat po kami kay Apo Bakit at sa mahal na Panginoong Jesus, because the generosity of people remains to be intact. Kaya lang, kaya nga yung ano, tao na sabi, no, ito muna Father, ha? Ito muna Apo Bakit, ha? Ito muna Panginoon. Pag nakaluwag-luwag, uli. So, the heart remains to be in the right place. Generosity is still at the core of our identity as Christians. So how do we take care of what was entrusted to us? Ayun, magandang tanong, no? Sapagkat we are all recipient of God's generosity. Yung pangatlo, ito yung medyo mabigat-bigat na tanong, do I have the courage to give my last? Katulad nung sa Ebanghelyo at doon sa unang pagbasa, susubo ko na lang, and yet here. But that was how miracles happened to the widow in the first reading. Because eventually, when she followed the command of Elijah, yung kanyang sisidlan ng trigo was never empty anymore. Hindi siya nagkulang. And that is our God, who can never be outdone in generosity. Ganda, no? Because we have a faith that our God will not leave us wanting. And dear friends, yung binasa nating Ebanghelyo at yung binasa nating unang pagbasa tells us and show to us about examples of generosity. Ah, alam ko na ang pinunta nyo rito ay healing. Pero ang kakambal ng healing ay pagbabahagi. Hari nawa, pagka-healing at natanggap, almost automatically, come to your senses. How do I extend help to the least, to the last, and to the lost?
we can never outdo God in generosity. And we have the Blessed Mother to ensure us, to us, that God's generosity will be for all of us. Ang tanong, galis niyo. How's your generosity to the least and to the last and to the lost?